kaya na yung ginawa ko. O, tumigil lang ako kasi mainit kanina, sobrang init at saka naglalaba ako. Yung aso, ang hilig magtambay dito. Dito siya natutulog. Diyan. Masa nila sa dalagita. Halos pari-pariho puti. May tatlong dalagita sa loob. Binabantay nila si RG. Maya-maya lang, susunduin ko na din si Arin. Kanina din yung dalagita rin yung nagdala kay Arin sa school. Kasi yung mga yung dalagita hindi nakapasok ng school. Type ko siya, yan o. Maganda, okay na rin siya. Kahit papano. Lalo na pag mapuno ko na talaga to dito. Yung kahoy ko hindi sakto. Yung iba itim yung kulay, yung mga ganito. Gusto ko sana yung ganung yung batilis ba. Nilipat ko na naman yung kambing. Kasi kanina, tinali ko yun. Dito banda kanina. So sa doon ko naman siya tinali. Ayun o. Lilipat na natin siya sa likod bahay. Mag-aalas tres na. Ayun na, sinusundo na ni kaklase ni Arin. Uy, ulan. Kahit ang init, pero ulan o. Hala. Grabe, ang init, pero ulan. Ngayon lang to. Kanina nung nag-ano ako dito, hindi naman ulan. Yan, dito ko na nilagay yung mga kambing. Tapos, ito, nagulat ako ha. Kasi syempre, first time kong makita ito dito. Pag doon kasi banda tignan, hindi siya makikita dito banda. So ngayon, nakita ko dito na parang may daanan siya na parang... Ayun, tignan nyo, parang may baka siya na. Kasi kung hindi siya nadaanan, ganyan yan, straight yung mga damo na yan. Dito lang sa side nito na banda, sa may bintana ko talaga, no. Diyan, at saka doon. Tignan nyo doon, no. Ayun, no. May ano din. May bakas din na, parang may nag-i-stay na tao dyan. So, ibig sabihin lang dyan, ibig sabihin lang yan, may naninilip talaga dito sa amin. Na nagulat ako nung tinignan ko kanina, hindi ako makapaniwala. So kaya yung bintana namin, palagi ko talaga tinatakpan ng ano ng mga damit. Para kasi alam ko yung mga ano dito eh. Ewan ko kung sino na nila pa basa. Wala pa naman akong nakitang tao na naninilip dito. Pero nagulat ako kasi may bakas siya na. Bakas siya na napaaba. Like, alam nyo na pag tayo, kunwari dito nakatayo, pag ganyan, pag mag-stay tayo dito, talagang nakatumba yan, diba? O, ganyan, diba? So, naging ganun yung nangyari doon. Tignan nyo, wala ang kalangitan namin dito. Kukunin ko sana si Arin, pero ulan. Pag ganito yung init pag ulan, ganito yung ulan at saka mainit tapos ulan, magkakasakit tayo nito. Magdala ako ng payong. Nadali niya yung isang pirasong mais kaya nilipot ko siya dito. Nanyo. Ulan talaga. Kagabi ulan din. Huwag muna ako ng payong saka tayo alis. Punta na tayo, magsundo tayo kay Arin. Dala na ako ng payong para kay Arin. Tsaka yun sa akin is nakaganito lang ako. Maya ko na ligpitin yung mga sinampay ko. Sunduin ko na muna si Arin. Mag-aantay na yun. Ipapasundo ko sana sa dalagita kasi andito naman yung tatlong dalagita. Kaso lang, mas gusto ko ako yung sumundo para naman maging happy yung Arin ko. Kung sa Eman nga lang, pwede ko siyang sunduin ko. Pero sa Eman kasi, ni ano sila, may bus stop sila. At sundo sila, kumbaga. Mag-ano tayo dito. Kasi ko ako yung payo nga ganyan.
Kailangan lang natin bilisan yung lakad natin. Curious akong malaman kung sino kayang naninilip sa amin. Dito na yung kaklase ni Arin. Mamaya po ulit sunduin ko muna si Arin. Kailangan ko bilisan ko yung paglakad ko. Magarang ito, magarang ito. Azur, katidin yung mukuni. Pansi uta, tsari uta. Okay. Bos aru ta dun ta dit ko niya. Ne Arin ali ali Nepali hunsalik ni aru sak din ha. Miro pali pangro ni gek hasa ni gek ta. Azur. Ala saman ta inur ko kola. Sa ti aksar bono ni aksar si ni matre ho. Aru nam sang ga dek. Tiu hat ma tiu Arin ne kalama samat din. Ani isko hat pun maili samat ni ani lik ni. I'm going to go to the house. Nung uncle ng asawa ko, nagmotor. Hi! Oh, Bzula, purhun sa ili. Utay dil, hambre, utay dil. Oh, give me, mami. Ay, mami. Fine, mami. Hazor? Paalis sa Japani, mami. Lilipit ko na sana yung mga damit ko kaso lang uminit ulit. Kaya mamaya na lang. Nagkwento siya sa akin kanina. Nagkwento na ano na tawag dito eh. Nagtanong ako sa bata kung ilan yung homework. May ano daw, may 5. Minsan 4, minsan 5. Sabi ko naman, ano na sana yung mga bata huwag nilang bigyan ng homework na marami. Sabi ko, yung si Arin, alam niya yung mga number-number at saka yung mga E at saka B, C, D, yung ganun ba? At saka F. Basta alam niya yung mga letter-letter. Pero pag yung Nepali, nahihirapan yung mga bata pag Nepali. Kaya ang ginagawa ko, kunikwento ko doon kanina kay auntie na nag-share ako, sabi ko na si Arin yung naghahawak ng lapis, tapos pag hawak ni Arin ng lapis, hawakan ko rin yung kamay niya pa, tapos parang Pilipinas, ano ba? Parang hawakan natin yung kamay niya para matuto siya, yung ganun. Buti na lang si Arin, mabilis siyang matuto. Napakabilis ni Arin matuto sa totoo lang. Mamaya ulit po. Ayan, halos natapos ko na. Yung isa na lang kawayan yung natira. Nagkulang yung batilis ko, yung kahoy ko. Kaya yan na lang mga ganyan yung nilagay ko ulit. Hanggang doon na yun. Ayun. Wow, ang ganda. Ang ganda talaga pag nakabakod. Uy. Diba? At saka tamang-tama. Yung doon din. Ito, tatanggalin ko na yung kamatis. Hindi na siya hindi na tumagbubunga. Kaya kailangan ko na itong tanggalin. Iharang natin ito. Palitan natin yung ng marigold. And then, yung din, ito din. Tanggalin ko na rin. Tapos samantama, kanina nagpastol ako ng kambing dyan, hindi pa ito na gapasan ng damo ngayon, nakagapasan na ng damo, oh. Ayan, oh. Ganda na. Hindi ba? Sugatan ako kanina habang nag-ano ako, eh. Yung kawayan, yung suksok sa akong kamot. Yun. Daming tao doon sa kabila na yun, sa bahay na yun. Kasi may isang matanda doon na
tawag dito eh, nang huling araw na daw ngayon, namamamatay na daw ba? Dito si, dito, alam niyo sila, kakaiba sila dito kasi alam nila kung kailan na yun mamamatay yung tao. Alam nila kung, like, gagaya ngayon. Ngayon na yung huling araw nito, kaya kailangan halos lahat ng buong barangay na andito na, tinignan na, dinalaw na. Maraming tao, mas marami pa nga yung tao kanina eh. Halos lahat nakita ko na pumunta dyan. Banda ng halaman ko eh. Diba? Eh, kunento ko sa asawa ko kanina na yun nga yung about nga sa likod ng bahay namin na yung banda sa may bintana namin na may naninilip dito, sabi ko yung ganun. Kasi sa baba ng mismo sa bintana lang natin is yung damo is nakaganyan. Parang matagal na yun, matagal na, parang ano, hindi, matagal na talaga siyang man na may pumupunta na tao doon ha, kasi talagang ganun na yung damo eh. Tsaka medyo ano na rin yung damo, medyo tao dito eh, medyo mamamatay na rin yung damo ba, kumbaga. Puno na ako, nakulong tayo nung maisan on. Lalo na kapag dito, lalaki na itong mga mais nito, ay naku. Si RJ, alam niya nang magbukas ng pinto. Alam niyo, pag nakalak yung pinto, alam niya na yung buksan. Kasi yung ano niya, yung lock ng pintuan niya is maluwag lang yung dito ba, yung butas. Maluwag lang, kaya ni RJ. Tata! Tata, gano? Tata! Tata! Tata, gano? Tata! 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 Tata, i! Oh, papa! Papa! Tata, gano? Papa, bono, anake! Dadi, bono! Oo! Okay. Sabi ni Arin, huwag daw papa. Daddy daw. Namamata sila ng mangga. Ang hirap pa naman pag namatayan sila dito. Alam mo yung pag matanda yung namamatay, lalo na pagka tinatawag ng, yung tinatawag ng mama ba? Mama sa atin. Dito ang tawag sa kanila is ama. Like, kagaya nung ano yung nang ano din nung doon dati, yun na bahay na yun, namatayan din yun dati yung tinatawag kong ama. Iba na gano'n nga ako doon, yung nag-short video nga ako doon. Matagal na yun, ilang years na siguro yun. 3 years na ata. Once na namatay yung tinatawag nilang ama at saka yung tao dito, yung pupo. Pupo ata. Hindi ka pwedeng kumain ng ulam na may asin. Kaya ang dami nilang inaano dito. Ilang days din yun. Siguro 13 days hindi ka pwedeng kumain ng arin, no? Ng ulam. Magluluto, pwede ka magluto ng ulam, yes. Pero hindi mo siya kailangan lagyan ng asin. Anong lasa nun? Doon yun yung bandyan ko din, oh. Pagkatali ko ng kambing sa likod ng bahay kanina, hinayaan ko na doon. Tapos yung naglagay niya na nagtali doon sa may banda doon, yung binan ko na. Kasi pag wala siya dito, napunta siya sa city, sino ante kasi hindi na nila sinasali sa pag-alaga ng yung kambing namin kasi nga always silang nagkakasagutan ng binan ko. Kaya hindi na rin nila sinasabay pag tuwing nagpapastol sila, yung ganun. Hinahayaan na nila lang. At saka, tawag dito, pag dumating na yung biyanan ko, hinahayaan ko na yung kambing, siya na yung titingin yan. Kasi yung kambing din eh, kawawa din naman, iyak ng iyak yung kambing. Hanggang dito na lang po guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagluluto po ako sa loob, nandito ngayon ako sa labas.
Bukas po ulit, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip. Thank you so much po. Good night everyone. Thank you so much. Bye-bye.